Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating service para sa ating Panginoon. Basahin ko po yung call to worship na manggagaling po sa awit 134. Ito po ay paanyaya po sa atin upang purihin natin ang ating Diyos. Ito po ang sinasabi niya, lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri. Kayong naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo, siya'y papurihan. Kayo'y dumalangin na taas ang kamay. Naway pagpalain kayo ng lumikha ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Magmula sa Sion, tanggapin ang pala. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Amang Diyos, na aming pinupuri sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Dakilang Ama, sa lahat ng mga blessings, pagpapala na ibinibigay mo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Wala pa sa aming pagkising ay nakikita na namin ang iyong kapangyarihan, kadakilaan at kalwalhatian ng buong sanlibutan, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman na siyang nag-iingat para sa amin, sa aming buhay na ito na naririto sa mundong ito na puspos ng kadiliman, O Lord. Pero dahil sa iyo, Panginoon, nakakita kami ng liwanag. Sa iyo ang liwanag na nagmumula para sa aming katauhan, Panginoon. Kaya nga po, Lord, nagpapasalamat po kami ng marami at lubos na nagpapasalamat sa araw na ito. Kami po ay tiklog tuhod na magpupuri, magpapasalamat at sambahin ka, O Lord. Tunay nga po na ikaw po ang aming dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, na walang katumbas na pagmamahal ang pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. O Lord, inihiling po namin ang aming mga kapatiran na patungo pa rito, O Lord. Samahan mo po sila at ilayo sa anumang kapahamakan sa kanilang daraanan upang makasama namin sila rito sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Lord. Salat man po kami sa kayamanan ng mundo, pero ang pagmamahal mo, ang dakilang pagmamahal mo na walang kapantay ay napakasarap lasapin sa piling mo, Panginoon. Salamat po sa iyo na inari mo po kaming anak, mga anak mo na mahal na mahal mo, ano man ang mangyari sa buhay namin, O Lord. Dumaan man ang mga pagsubok at mga sakit na nararamdaman namin, pero nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil eto po kami, nakakalakad, nakakatayo, at nakakarating po dito sa inyong banal na tahanan. Kaya, Lord, sama-sama po kami na magpupuri sa inyo. Bless mo po ang aming service ngayon mula sa awitan, panalangin, at sa lahat ng mga bagay na gagawin namin sa araw na ito. Nawa, kapuri-puri po kami sa inyong harapan. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay tumayo na po tayong lahat at makilig na po tayo ng awit para sa Panginoon, at sama-sama po tayo magpupuri sa Kanya sa pamamagitan ng pag-awit. Ayan. Good morning po. Morning. Ay, parang di pa sila gising. O nga, isa pa lang ata ng gising. Good morning po. Ayun, gising na po talaga. Para po, magising po, shake po natin mga kamay natin para yung mga natutulog po natin mga ugat. Ayan. Tapos, kaya naman po tayo. Para hamon kumakanta. Ayan, may palakpak po tayo. So,
magpuri, patuloy po tayo magpuri sa Panginoon dahil sa napakagandang araw na binigay niya sa atin. Sa araw-araw po na binigay po niya sa atin na pagbiyaya, yung pagising pa lang po natin, yung paghinga lang po natin, is napakalaking biyaya na po niyan sa atin. Kaya patuloy natin purihin ang Panginoon, patuloy po natin siyang dakilain. Ayan po, i-practice po natin yung kamay natin. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang.
ako dun. Ayan. So patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Patuloy po natin siyang awitan. Sabi po sa Psalms 23 sa Tagalog po. Sabi po dito, ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako nangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng aking tubig na pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong kakatakutan, kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko at harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinapahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan sa susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Talagang napakaganda po ng mga pangako ng Panginoon sa atin na kahit ano po yung sitwasyon natin, hindi niya tayo iiwan at tayo po'y sa kanya mananatili lamang. Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa sandaling ito, sa oras nito upang ikaw po'y aming purihin at dakilain nawa. Nawa Ama, pakinggan niyo po, Panginoon, ang mga dalangin ng puso ng bawat isa rito. Narito po ang aming puso, ang aming isipan na inaalay namin sa iyo, na patuloy ka namin pinupuri pa sa salamatan at dadakilain sa aming buhay, Ama. Na kahit ano po yung nararamdaman po ng bawat isa, na kahit ano pong kabigatan, Panginoon, patuloy kaming mananatili sa presensya mo, Panginoon. Marami-rami salamat, Ama. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
pinagdadaanan namin na kahit ano po yung kabigatan na nararamdaman namin, meron kang purpose, Panginoon, kung bakit ito ay nangyayari. Upang ikaw dakilain, upang ikaw ay salambahin, Panginoon, upang makilala ka sa buhay namin na ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay po sa aming buhay, Panginoon. At hindi makakailaan ang kapangyarihan mo at kalakasan mo na nagkari sa iyo. Kaya kami po, Panginoon, ay mananatili sa iyo. Tingin mo, Panginoon, ang aming panaboy. Tingin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri at masasalamat sa iyo. Ikaw pong aming tataas, ikaw pong aming dadakilaan, Panginoon. Bigyan niyo po ang inyong bugtong na anak para sa aming kasalanan upang ipakita mo, Panginoon, kung gaano kami kaimportante sa iyo, kung gaano kami mo kami minahal sa kabila ng aming mga pagkukulang at kasalanan, Panginoon, kung gaano kami karumi. Ama, narito kami, Panginoon, kulang ang mga pasasalamat namin sa iyo, Panginoon. Kulang ang mga, Panginoon, yung mga sinasambit namin sa iyo upang ikaw'y pasalamatan, Ama. Ama, nakikita mong puso ng bawat isa, Panginoon, na totoong dumadakila, Panginoon. Totoong ikaw ang aming sinasamba, Panginoon. Nawa, Panginoon, masumpungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na tunay kang Diyos sa buhay namin. At maraming maraming salamat, Panginoon, sa walang humpay mong pagmamahal, sa iyong biyaya na kaloob sa amin, Panginoon. Ama, tinggin mo, Panginoon, ang aming munting awitin na nanggagaling sa aming puso, Panginoon. Maraming maraming salamat, Ama. Pagkukulang ng habag at wag
sabihin ng ating Panginoong Diyos, napakabuti mo, Panginoon ko. Salamat po ng maraming marami sa mga manggagawa mo, Lord God, na pinagpapala mo, Lord. Salamat po sa worship service na ito, sa mga awitan at papuri na nialay po namin sa inyo, Lord. Loobing niyo po na maging kalugod-lugod po ito sa inyong harapan. Lord, salamat po sa mga ginagamit niyo, sa mga aming worship leader, Lord, sa mga nagtuturo ng iyong salita. Salamat po. I-bless mo po ang kanilang buhay. Patuloy niyo po silang gamitin upang patuloy po kaming maluwalhati sa piling mo, Lord God. Patuloy po kaming mabless, Lord, sa mga salita na manggagaling po sa inyo. Ang maraming Diyos, salamat po sa umagang ito dahil muli sama-sama po kami na lumalapit at nagpupuri at humihiling ng mga panalangin sa inyo, Lord God. Salamat po sa lahat ng bagay mula sa umaga hanggang ngayon, Lord, na pinagkaloob nyo na kami walang ibang hangad, walang ibang inisip kundi ang maparangalang kayo at maluwalhati at sambahin sa oras sa araw na ito, Lord God. Salamat po, Diyos ko, dahil pinakikinggan nyo po ang aming panalangin maging sa sulok ng aming mga silid hanggang sa mga ganitong lugar na kami sama-sama na nanalangin sa inyo. Salamat po, Lord God. Napakabuti nyo, Lord God. Tunay nga po kayong pinakadakila sa lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil kayo po aming Diyos na buhay, Lord God. Salamat po, pinili nyo po kami. Salamat po sa pagmamahal nyo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Thank you, Lord God. Sa kabila na hindi po kami karapat dapat, sa simula pa lang po, Lord God, ay Lord, pinagkaloob nyo po sa amin na maging isang anak nyo rin. Salamat po sa pagkakataon ito dahil kung hindi po nangyari yon, alam po na namin ang aming kahihinatnan. Lord, salamat po sa pagliligtas nyo sa amin sa pamamagitan ni Jesu Cristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, pinupuri ka po namin, sinasamba, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan sa araw na ito dahil karapat-dapat po ang lahat naman ito sa inyo, Lord God. Lord, salamat po sa lahat ng mga bagay na pinagkaloob niyo sa amin, mga pangangailangan namin sa araw-araw. Salamat po, Lord God, di po kayo nagkukulang. Hindi po kayo nang iiwan, Lord God. Salamat po at lagi namin kayong kasama sa lahat ng sandali ng aming struggle sa buhay, Lord God, sa lahat namin pinagdadaanan. Napakabuti po at kami po ay lumalaban sa mga bagay na ito na alam namin na kami magtatagumpay dahil kayo po ay nasa piling namin. Thank you, Lord God. Salamat po, Diyos ko. Lord God, patuloy mo po kaming ingatan. Hawakan, Lord, samahan sa lahat ng sandali. Gabayan niyo po kami, Lord God. Kayo po ang manguna sa amin. Tulungan niyo po kami sa bawat pagdidesisyon namin. Bagamat nagkakamali kami ng desisyon, Lord God, na iyong inaalaw, Lord God, loobin niyo po na maging kabutihan po din po ito para sa amin. Magkaroon po ng purpose o dahilan ang mga pagkakamaling ito upang kami lalong maging matatag sa inyo, laging at maging matuwid, Lord God, at magamit ang mga bagay nito sa ikaluluwalhati mo, sa pagtulong sa mga naliligaw ng landas upang ito ay aming ma-share sa kanila na sa kabila ng lahat, sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng aming pagkakamali, ay nariyan po kayo patuloy na kumikilos at gumagalaw upang kami ituwid at itama at patuloy na ilapit sa iyo. Lord, salamat po. Lord, bigyan mo po kami maliw na pag-iisip sa sandaling kami dinimla ng pag-iisip. Linisin niyo po aming mga puso at isipan. Alisin niyo po ang galit, inggit, pagmamaramot sa aming puso. Bagkus bigyan niyo po kami ng pag-ibig, pangunawa, pagpapatawad, pagmamahalan, pagdadamayan, pagtutulungan, at pagdadalanginan. Lord God,
Wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Sa inyo lang po kami humuhugot ng lakas. Sa inyo po nagagaling lahat, Lord God. Ay dahil kayo po ang aming pastol, ang aming provider. Kayo po ang aming healer. Kayo po aming protector, aming shield. Kayo po aming waymaker. Ang aming promise keeper. Lord God, tunay po na kayo ang pinakadakila, pinamakapangyariang manggagamot sa buong mundo, sa lahat. Sa Lord God, pagaling nyo nga po ang aming mga karandaan mula sa sugat na maliit hanggang sa mga malulubhang sakit, mga cancer, Lord God. Wala pong imposible sa inyo basta nais nyo pong pagalingin kami, Lord God. Loobin nyo nga po, Lord God, na mabalik sa normal aming mga kondisyon, Lord God. Kailan po makakagawa nito, Lord God? Dahil bawat himay-may namin ay alam nyo po, Lord God. Kayo po ang lilinis sa aming mga dugo. Lilinis sa aming buong katawan. Magpapanumbalik sa kalakasan, kasiglahan, kagalingan, Lord God. Salamat po, Lord God. Thank you, Lord, sa kagalingan nito, sa oras na ito, tinatanggap po namin ang lahat ng mga ito. Salamat po sa paghipo mo sa amin, sa paghawak niyo po sa amin, sa pagyakap niyo po sa amin. Salamat po, Diyos ko, sa kapangyarihan niyo. Naniniwala po kami, Lord God, sa kapangyarihan niyo at nagtitiwala kami sa inyo, Lord God. Salamat po sa lokolooban niyo, Lord God. Thank you po. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Ama naming Diyos, patuloy po namin tinataas aming mga pangangailangan, lalo na po ng aming mga anak na nag-aaral, sa aming mga magulang na nagtatrabaho para sa aming mga pangangailangan, ang aming mga senior citizen, Lord God, patuloy niyo pong bigyan sila ng malino na pag-iisip o patuloy upang patuloy po kaming magabayan. Ama naming Diyos, bigyan niyo po kami ng gabay, karunungan, Lord. Ng lakas, Lord God, sa bawat araw, sa aming pagtatrabaho, pag-aaral, sa aming mga gawain, sa aming tungkulin sa simbahan nito, Lord God. Lord, tinataas po namin ang lahat ng ito dahil kung kami lang po, Lord, hindi po namin makakaya ang mga bagay na dumarating sa aming buhay, Lord, na pagsubok. Pero dahil alam namin, hindi namin kayo hindi nyo po kami maiiwan, Lord God, at hindi nyo po kami papabayaan. Malakas po, Lord, ang aming loob at pananampalataya na malalagpasan po namin lahat ito. Tulungan niyo po, Lord, yung mga may negosyo, Lord God, na mapagtagumpayan po nila ito. I-bless mo po ang kanilang mga pag-aari, mga negosyo, Lord God, na patuloy itong kumita upang patuloy din po silang tumulong, Lord, sa mga nangangailangan. Lord, kayo na po ang bahala sa amin. Patuloy niyo po kaming ingatan, hawakan, samahan sa lahat ng sandi, Lord God. Ilayo mo po kami sa lahat ng tukso. Iadyaan po kami sa lahat ng masama, Lord God. Bigyan niyo mga po kami ng sapat na lakas ng loob upang maiwasan namin ang paggawa ng kasalanan. Lord, salamat po. Maraming salamat po. Sa mga biyaya, Lord God, sa mga pagkain, tubig, gamot, mga vitamins, Lord, sa pera, sa mga kagamitan, Lord, na batid niyo na kailangan namin, Lord God, na patuloy niyong pinagkakalob sa amin sa araw-araw. Salamat po sa lahat ng ito. Ama naming Diyos, huwag niyo po kaming pababayaan, Lord God, dahil kayo lang po ang aming maasahan. Salamat po, Lord God. Dalangin din po namin ang aming bansa, Lord God. Patuloy niyo pong hipuin ang mga namumuno sa aming bansa, Lord, na maging matatag sila sa inyong
presensya, Lord. Patuloy na manalangin at humingi ng tulong sa inyo, Lord God. Huwag niyo pong loobin, Lord, na sa pagkakat sa muling eleksyon na darating ay manaig ang mga may mga pansariling interes lamang, Lord God. Loobin niyo po, Lord God, na maging karapat dapat po kami na magkaroon ng mga mamumuno na tunay na magmamala sa akin sa aming bansa at sa mga mamamayan. Loobin niyo rin po magkaisa ang mga mamamayan upang patuloy na suportahan ang inyong iluluklok, Lord God. Salamat po, Lord God, at kayo po ang nasusunod, hindi po kami. Thank you, Lord God. Salamat po sa lahat ng tulong, Lord God. Ama naming Diyos, dalangin din po namin ang mga pangangailangan namin sa simbahan na ito. Batid niyo po ang bawat nangyayari, Lord God, ang aming mga bawat dapat ayusin, gawin, Lord God. Bigyan niyo nga po kami ng sapat na oras ng pagtsatsaga upang ito'y aming isagawa. Lord God, salamat po sa guidance at wisdom, Lord God. Salamat po, Panginoon ko. Salamat din po, Lord God, sa araw na to dahil nataas po namin ang mangunguna sa aming harapan upang magbaba ng inyong salita. Lord, tunay nga po na wala po siyang masasabi na magiging blessing sa amin kung hindi po ito manggagaling sa inyo, Lord God. Salamat po sa guidance, sa wisdom, sa binigay niyo sa kanyang tulong through your Holy Spirit, Lord God. Salamat po. Naway, mabless po kaming lahat at patuloy na maging matatag sa pananampalataya sa inyo. Lord, tinataas po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon, at tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Malinaw po ba yung boses ko dyan sa ulihan? Salamat sa Diyos. Purihin ng Diyos. Apo, salamat ako sa Panginoon na nakatayo ako ngayon dito dahil nung mga nakaraang araw lang ay nangihina ang inyong kapatid dahil sa gamutan nga, no? Isang linggong antibiotics and then sinunda naman yun ng matinding sipon. Ano po? Eh ngayon si Queenie naman yata meron. Pero awa po ng Diyos ay talagang laganap, masagana ang biyaya niya. Maging doon sa mga pagmamaneho ko pa, no? Lalo na pag inaabot kami ng gabi, nandun talaga yung pag-iingat ng Diyos upang kami ay makarating ng ligtas sa aming mga pupuntahan. Kanina nga pagdating ko ay may ginamit na isang anghel, ang Lord, kasi yung paparadahan ko sana maganda eh. Kaso may nakaharang na ano yung motor. Eh buti na lang may isang anghel, yung ating chairman. Hinawi niya yung motor para makapark kami doon sa malapit kay Lapot. Thank you, Lord. Salamat din sa buhay na pananambahan natin ngayon ng mga humble servants ng Panginoon. Salamat doon sa ating worship leader. Sa boses pa lang, talagang mapagpakumbaba na eh. Makikita natin kay Ate Leonie, yung hindi hadlang yung katandaan eh. Pag ikaw ay talagang may humble heart, dahil ang nais mo talaga ay makapaglingkod po. And then, yung
dumadaloy na praise and worship natin kanina, no? Ni si Carlina po, ginamit ng Panginoon na napakasarap po kasi tama yung sabi ng Biblia na the Lord inhabits the praises of His people. Nakapag taos sa puso yung ating pananambahan at pasasalamat, pagsamba, talagang madadama mo yung presensya ng Panginoon na kasakasama mo dahil yun ang nais niya eh, tayo'y magpuri, magpasalamat, no, sa lahat ng pagkakataon, ano man yung ating kondisyon. In everything, sabi po ron, give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Then, yung ating kapatid na Anton naman, no, sa kanyang mapagpakumbang babang pananalangin din na tayo'y dinala sa trono ng kahabagan ng ating Diyos. So, purihin ng Diyos sa araw na ito at pinupuri natin siya, pinasasalamatan dahil yung topic natin ay sa akin, ito yung pinakamatindi, ito yung pinakamahirap eh. Humility, like the Lord Jesus. Ito po yung pinakamahirap at pinagpala tayo nung tatlong mga nagsalita rito ng mga humble servants ng ating Panginoon na napakaganda po nung mga paksa about humility like the King. Tayo na bless at nagbibigay talaga ng malaking hamon. Lalo siguro sa akin na nakikita ko po yung malaking kakulangan ko pa sa aspeto ng pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Ito yung pinakamahirap matutunan na bunga ng Espiritu at isang virtue na andaling i-discuss pero yung actualization nito sa ating buhay, talagang iiyak ka, kapatid. Kasi ito yung nagre-react eh, in times of trial, itong sarili natin eh, na ayaw, na nasanay na eh, na nakaluklok sa trono. Pero pag ikaw ay na-humble down, talagang binababa ka sa trono eh. Dahil dapat iluklok yung hari na nakakaluklok doon dapat. At ang masakit ito, yung proseso ng humbling down sa atin ay it will take a lifelong experience, lifetime. Habang nabubuhay tayo ay talagang pinagpapakumbaba tayo. No, yun po yung madugo na katotohanan. At subalit ito naman ay kailangan natin talagang matutunan tungo sa masaganang buhay natin kay Kristo. Dahil ito yung nagiging susi, yung pagpapakumbaba ng bawat isa. At ngayon po, kung kayo'y nakapagpahinga na, ay inaanyayahan ko kayong muling tumayo para sa ating teksto. Nakahapon, nagka-problema ako dahil mahaba masyado. So, meron po kayong mga banal na kasulatan, ay buksan po natin sa Deuteronomy chapter 8, 1 to 10. Kahapon kasi hanggang 20 ito eh, binawasan na lang. 1 to 10. I'll be reading from the New King James Version. Basahin ko po. Every commandment which I command you today, you must be careful to observe, that you may live and multiply and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of God. Your garments did not wear out on you, nor did your foot swell this 40 years. You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. Therefore,
You shall keep the commandments of the Lord your God to walk in His ways and to fear Him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks, of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, out of whose hills you can dig copper. Verse 10, when you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. O Diyos, naalay po namin ang pakikinig ng iyong salita. Ikaw po mangusap. Gamitin niyo po ang iyong hamak ng lingkod upang maidala ang iyong mabuting balita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Puna po tayo, kapit. Wala po yung dalawang kuya ko, no? Wala. Wala na naman si Melchor, si Baltasar. Nakainggit, mga binata po. Kaya kung saan-saan pwedeng magpunta eh. Sabi ko, ingat kayo. So, I praise the Lord sa buhay po ng dalawang elders natin. Isang, ilang taon na si Kuya Bok? 75. At isang, 78. Magsa-79 si Kuya Ben. Pagdating ng Setyembre, alam ko. So, ganun po ang edad na nila, pero ayaw magpahalata. Pero masigasig po yung kanilang paglilingkod at nakaka-inspire po sa atin. Tingnan lang po natin dito yung ilang paralelismo ng Israel sa Old Testament. Ano yung paralelism nila during the Old Testament at sa panahon natin ngayon, ano, sa New Testament? Paralelismo tungkol sa plano ng pagliligtas ng ating Panginoon. Meron tayong nakita kasi na para magkakatulad eh. Halimbawa yung Egypt, yung place of slavery nila sa Egypt at yung under cruel Pharaoh, nandun po yun. At nag-raise up ang Lord ng isang deliverer in the person of Moses para hanguin sila dun sa place of slavery sa Egypt. Patungo dun sa promised land, land of Canaan, a land flowing with milk and honey. At ito'y dadaan sa pamamagitan ng disyerto. So ano yung parang parallel nito sa atin ngayon? Yung Egypt, kumakatawan ito sa mundo na dito tayo dati namumuhay, tayo'y makamundo, alipin sa kasalanan. At ang nagbossing po natin ngayon, whether we like it or not, ay si Satanas. Siya po yung talagang the god of this world, small g, na binabanggit sa 2 Corinthians 4:4, na talagang walang ginagawa, kundi linlangin, dayain yung mga tao para mamuhay, patuloy, na alipin, na hindi nasisilayan ng liwanag ng ebanghelyo. Ito po yung pakay niya para masira yung buhay talaga. And then, naranasan po natin yung deliverer, no, sa persona ng ating Panginoong Jesus. Siya yung modern Moses na deliverer, tagapagligtas po, na hinango tayo dun sa ating Egypt, place of slavery. At tayo ngayon ay patungo na sa promised land na po, dahil ang promised land natin ay si Jesus mismo. Siya po yung masaganang buhay na nagkakaloob para doon sa mga mananampalataya sa Kanya. Siya na po yung ating promised land. So ito po yung mga paghahalintulad lang na nais nating makita. At ang gagawin po natin ngayon ay we will draw some important truths. Kukuha tayo ng mga mahalagang katotohanan tungkol doon sa humble living in the kingdom of God. Ito po yung magiging pamagat natin, living as humble servants in the kingdom of God. Doon sa mga asa parable ay nakita po natin yung kingdom of God na inihalin tulad doon sa
hidden treasure. Sabi po ron, the kingdom of God is like hidden treasure na natagpuan ng isang treasure hunter. Tapos isa din po ang parable, yung the kingdom of God is like likened unto a pearl of great value. Yung pearls na napakalaki ng halaga, no? Na nasumpungan din po nung isang tao na yon. So yung tinutukoy po rito ng mga treasure, ito po yung gospel. Ito po yung talagang kingdom of God, dahil si Jesus mismo yung kingdom of God. So tayo po ay nasa kingdom of God ngayon, dahil tinanggap natin ang ebanghelyo nung tayo ay kinatagpo ng ating Panginoon. Ang unang gusto nating makita rito sa verse 1, yung binabanggit po rito, no? Every commandment which I command you today, you must be careful to observe, that you may live and multiply and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. Ano yung unang requirement? Kung sila ay pupunta na ng promised land, ano yung requirement? Ano yung prerequisite? Makita po natin dito based sa verse 1. Required dito yung conduct of living nila. Ano yung conduct of living nila? Which is faithfulness to God through the obedience of His commandments. Ito po yung nire-require kung sila man ay patungo na doon sa lupang pangako na yon. Ito dapat yung kanilang conduct. No, yung pagsunod, yung faithfulness sa ating Panginoon Diyos. Meaning to say, kailangan po ng Israelitas na talagang iluklok sa trono ang Panginoon Diyos bilang hari nila, bilang Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Para sila ay talagang makapasok doon sa promised land at sila ay mamuhay ng may paglago, may pag-unlad. Ito po yung sinasabi rito. Kailangan ma-enthrone ang Panginoon Diyos sa kanilang buhay. At nakita natin yung ibig sabihin nito dun sa 12 espiya na sinugo para i-scout yung promised land. Ang 10 ay nakita yung problema. No? Nakita nila yung mga higante. Nakita nila yung impossibility of possessing and entering the promised land. While the two, si Joshua and Caleb, ay naging iba po yung kanilang pananaw dahil nakafocus sila sa Panginoon, sa kanyang mga pangako, nandun yung paniniwala nila na ibinigay yung lupa niyan para ma-possess natin. So ito po yung paghahalimbawa lang na kung hindi enthroned ang Lord sa puso ng isang tao, ay hindi siya makakapasok doon sa promised land dahil wala yung pagtitiwala niya sa Panginoon na nagbibigay ng pangako nito. So, ngayon din, sa panahon natin ng New Testament, ganun din po ang kailangan natin. If ever na nais natin talagang maipamuhay yung kingdom of God, ang ibig lang sabihin nito ay si Jesus ang nakaluklok sa trono. No, siya yung pinakasentro ng ating buhay. No, if ever na talagang mararanasan natin yung promised land na yan, yung buhay na masaganang yan. No po? Ito po yung kailangan, talagang Christ-centered life. Talagang siya yung nakaluklok. After all, tinanggap natin siya, di ba, bilang Panginoon, tagapagligtas. Eh. Nung tayo ay kinonvict ng banal na Espiritu, nakilala natin yung ating pagkamakasalanan at nakita natin yung ating pangangailangan ng isang tagapagligtas, ng ating Panginoon. So, ito po yung kumbaga pinapakita sa atin na if ever na talaga maipapamuhay mo itong lupang pangako na ito, itong promised land, ay kailangan yung si Kristo talaga yung nakasentro na nakaluklok sa ating buhay. Kasi ang tunay na buhay po
natin ay yung buhay na nanggagaling kay Kristo. Sabi niya, ako'y naparito upang bigyan kayo ng isang buhay na masagana. Ito po yung talagang promise land na isang buhay na talagang pinaghaharian ni Kristo. At doon mo mararanasan yung kakaibang buhay na angat dito sa mundong ito na tinatali tayo sa mga alalahanin, problema, at kung ano pa. Po. Samantalang yung buhay na nanakay Kristo, sabi nga eh, when the Son of God sets you free, then you shall be free indeed. Ito po yung buhay na malaya, for where the Spirit of the Lord is, there is liberty. No? So, makikita natin yung true riches natin ay hindi external. Hindi po yung mga bagay-bagay na iniisip natin, ito yung talagang tunay na kayamanan. No? Mga external things, mga material things. Kung hindi, ang tunay na kayamanan ay nandito sa loob natin. Kaya nga dun sa Sermon on the Mount, Matthew 6, ay sinabi ng Panginoon mismo eh. Dahil tayo talaga nagwo-worry, pagising pa lang, pagkain, damit, baon, kung ano-ano pa, no? Mga material things na ito'y siguro kung nanay ka, ay ito na yung ano mo eh, pagising mo pa lang eh, no? Pero sabi ng Lord eh, life is more important than the food. Sinabi po ng Lord yan eh. The body is more important than the clothing. Na ibig niya sabihin, there is more to life than the food, the clothing, the house, the car, the material things of this world. Merong mas mahalagang bagay, no? Kesa dun sa mga bagay na yan. At dun sa Luke, sinabi niya rin po, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Beware of covetousness. Pag sinabing covetousness, ang dami mong dinidesire, no? Mga bagay-bagay dahil inwardly, nandun yung vacuum, nandun yung emptiness. Nandun yung talagang longing na sumaya ka so that you are longing for material things. Sabi ng Lord, beware of covetousness. For man's life does not consist in the abundance of his possession. Ang buhay ay hindi nasusukat sa ating mga kayamanan. Opo. Hindi po ito yung talagang nagbibigay ng totoong meaning, totoong satisfaction, kundi yung buhay na mula sa ating Panginoon. Katunayan, daig ng content yung mga nakatira sa Forbes Park. Ano po, yung taong nakatira lang dito, halimbawa, o sa Bagong Baryo, na makakain lang sila 3 times a day. Nandun na yung pasasalamat nila sa Panginoon. Eh. Pero yung mga iba po, na sa kabila ng yaman nila, milyones nila, bilyones nila, wala eh. Wala yung contentment. Katunayan, gusto pa nilang yumaman eh. Kaya nga tatakbo sa politika yan eh. Sa halalan eh. So yun po, no? So, sino yung mas mayaman sa dalawa? Sino yung mas mayaman sa napakaganda ng bahay niya, daming kotse, daming utusan? Pero hindi naman siya makatulog sa gabi dahil takot siya, baka manakawan siya. No? Wala yung kapayapaan niya eh. Samantalang yung isang tao dyan, sarap-sarap ng tulog niya dahil alam niya eh, hindi siya pinababayaan ng Diyos. Kasakasama niya ang Panginoon. In fact, sa oras na siya'y mahina, dun siya pinalalakas. Yun po yung masasabi natin na tunay na mayaman. Wala sa labas yung kayamanan, yung tunay na kayamanan po, ah, kundi ito ay nasa sa loob. Nasa promised land natin, nasa puso natin, where the Lord is dwelling, the Lord Jesus Christ.
Ito yung mga growing Christian qualities sa buhay natin dahil kung nasa atin ang banal na espiritu, ay inevitable na tayo ay magbubunga po ng mga bunga ng banal na espiritu. The fruit of the spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance. Ito po yung mararanasan po natin na talagang nagmamanifest sa buhay natin. Hindi man tayo maboka, pero nakikita sa action natin. Pagkakawang gawa, pagbibigay ng panahon sa mga nangangailangan po, yung pananatiling tapat sa Panginoon in the midst of severe sufferings, makikita niyo po ito, no? Yung mga tao nagpapatuloy kahit tuyot na yung buhay niya. Pero ito, nananalangin pa rin, nagpapasalamat sa kanyang Diyos. So ito po yung tunay na mga kayamanan na dapat nating mataglay. Because these are the qualities that will define our Christian life. Not our possession, not our intellect, not even our charisma. Ito yung nagde-define kung sino tayo, who are we inside. Yeah, sabi doon sa Romans 14, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Hindi a matter of inumin, mga material things, kundi relationship po ito, no? Na may righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, godliness with contentment is great gain. Ito yung talagang mayaman na mayaman. No? Maka-Diyos ka at meron kang contentment at the same time. Great gain, sabi po ng Bible. Kasi yung mga yaman ay temporary lang. In fact, sa isang sandali, maaaring mawala yan. Maaaring masunog, manakaw. Pero yung kingdom riches o yung treasure, ito ay eternal po. Only three abide, sabi po, love, faith, and hope, and the greatest is love. Ito yung mananatili eh. Pero yung mga earthly treasures natin, pag-aawayan lang yan po. Pero hindi naman natin sinasabi na hindi natin sisinupin, no, yung mga resources. Dahil tayo ay mga katiwala po ng Diyos. Entrusted with these resources, and it is required sa mga steward na maging faithful, maging wise in managing God's resources. Kung paano ito mapapagyaman, no, para sa kapakinabangan po ng mga mahal sa buhay, mga tao na nangangailangan, at lalo na yung iglesia na hindi natin kakalimutan, ano, sa ating mga resources. Kasi nasa Panginoon din kung nais kanyang payamanin. Pero whether we like it or not, hindi po lahat yata ganun eh, na po. Dahil yung possessions na yan, lalo na kung marami na yan, ay may kaakibat yan eh, na responsibility. May kaakibat yan na pananagutan sa ating Panginoon at tayo ay humaharap sa napakalaking tukso, napakalaking pagsubok. Kung ikaw ay merong mga kayamanan, ano, lalo na yung material, dahil may tendency na mawala yung focus sa Panginoon at ma-focus tayo dun sa mga material things. At yun na yung unti-unting minamahal natin. So that the Lord is true when He says, the love of money is the root of all evil. Po, the love of money is the root of all evil. Hindi yung money per se. Po, yung money, kailangan natin yan eh. Binigay ng Lord yan eh. Pero pag yan ay minahal mo na, yun po yung usapan doon eh. Doon na tayo nagkakaroon ng
problema. For we cannot serve two masters. We cannot serve God, both God and money at the same time. Isa lamang po ang luluklok dito. Okay, so yun po yung kailangan. If ever na tayo mamumuhay sa kingdom of God, kailangan Christ and throne. Talagang siya yung pinakasentro sa ating buhay. At para naman matutunan yan, una ng Israel, para matutunan yung talagang katapatan kay Yahweh, yung talagang siya yung dapat sambahin, ano nangyari? To learn faithful obedience to God, God led them to the desert to humble them. Kasi ito po yung kailangan eh, kung magiging makatotohanan yung iyong pagsamba, pagkilala sa Diyos, kailangan natin i-humble down tayo ng Panginoon. Kasi whether we like it or not, ito po yung pinaka-problema talaga natin. Lalo pat, nung tayo'y nabuhay, pagkamulat pa lang natin, nasanay na yung sarili na kaluklok dyan. No? Siya yung enthroned dyan eh. I, me, my, myself. Naging self-centered po yung tao. Si Christ ay nasa labas ng trono. Yun po yung realidad, mga kapatid. No? So that, if ever na talagang siya yung magiging Panginoon natin, Diyos, kailangan talaga ibaba tayo. Kailangan durugin yung lumang pong, ano? Durugin yan at talagang makita, no? Yung tunay na kalagayan niya sa harap ng Diyos. Kung tutuusin, it will take them less than 2 weeks para makarating dun sa promised land. Po. Pero alam natin yung istorya, 40 years paikot-ikot sila dun sa wilderness. Paikot-ikot sila, 40 years. At ang nakalulungkot, hindi sila nakarating dun sa promised land. Even Moses, Aaron, hindi po nakarating sa promised land. At ang nakarating nga, itong kausap na ni Moses ngayon, yung second generation na Israel, ito yung mga anak nila. Ito yung kausap na ni Moses. Sila yung makakarating. So, ano yung purpose ng Diyos for them, for leading them in the desert? No, ulitin natin yung verse dito. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Verse 3, so He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of God. So ito po, yung layunin ano, ng Diyos, patungo dun sa promised land via desert. So alam natin yung disyerto, isa yung malawak na lupain ito, tuyot, halos walang tanim, halos walang buhay, mainit po. Nakakatakot dahil may mga ahas dito, may mga scorpions, mababangis ng hayop. So that pag sinabi nating disyertong buhay, ay nauunawaan natin na ito ay metaphor na papatungkol sa napakahirap na buhay, maraming tiisin, no? Maraming pagsubok. Ito yung panahon na para bang wala ang Diyos, hindi dinidinig yung mga panalangin. Ito yung desert experiences po natin. Po. Para bang ang layo-layo ng pagpapala niya, tuyot na tuyot yung kapaligiran. Po. Habang patuloy na nararanasan mo yung affliction, yung sinasabi ni Kuya Bok last time. Ito po yung desert life natin. Eh. At tayo ay pinadadaan talaga rito, whether we like it or not. Walang shortcut po. Eh. Po.
Ang purpose of desert experience is to humble you, sabi po rito. To humble you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. That you may know that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ang daling sumunod sa Panginoon po. Pag okay lahat. Pag ayos lahat. Pero ibang usapan, pagka yung nasa krisis ka na eh, nasa disyerto ka na eh. Yun yung punto rito eh. Ikaw ba'y talagang mananambahan pa rin? Mga prayers mo, hindi sinasagot. Tagal-tagal mo na nag-aantay. Dalas, kapos pa rin, financially, nangihina yung katawan, ang daming mga alalahanin sa family. Susunod ka pa rin ba sa Diyos? Magiging buhay pa rin ba yung pagsamba sa Kanya? Kasi ang sarap eh, pag nasa mountain top ka eh, parang lapit ng Diyos, ano po yung mga mountaintop experiences natin, glory to God, hallelujah. Kasi nga, daming blessings. Kaya nga, sabi ni Satan, ito yung paratang niya eh, kay Job, no? Nung kausap niya yung Diyos. Dahil sabi ng Diyos, nakita mo ba yung servant ko? Walang katulad yan. Eh, sabi ba naman ni Satan sa kanya, eh, matatakot ba yan sa'yo for nothing? Dahil binakuran, binuhusan mo na maraming pagpapala yan eh. Kaya masigasing maglingkod yan. Pero subukan mong alisin yung mga blessing na yan. Sabi ng Lord, sige, call. So alam natin nangyari. No? Alam natin nangyari. Lahat po ng kanyang kayamanan, baka alagang hayop, mga livestock niya, lahat po yan. Dahil napakayaman ni Job eh, nung panahon na yun. Ewan ko, siya yung pinakamayaman doon sa lugar nila, pero napakayaman po. Napakayaman. At sa isang iglap, nawala lahat yung kayamanan na yun. At ang pinakamadugo sa lahat, yung kayamanan ng 10 anak niya na napasyahan na mag-gather para mag-celebrate. Sa isang iglap, namatay lahat yung 10 anak na yan. Yun ang sabi ni Satan eh. Diba? Kaya ka pinaglilingkuran yan eh. Andiyan yung blessing eh. Pero ito nga, ano ng Lord? Purihin ang Diyos. Ano ang naging response ni Job? Sabi niya, hubad akong dumating. Hubad akong uuwi. Si Lord ang nagbigay. Si Lord ang bumawi. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Praise the Lord sa buhay ni Job. Noong isang araw nga, nag-uusap kami ni Pastor Kate dahil meron siyang bukol, pigsan. Eh, matindi po yun. Ako, nakakaranas din yan. Eh, naisip ko lang naman si Job kasi yung bukol niya, yung pigsan niya, hindi lang isa eh. Tinadtad siya ng bukol mula ulo hanggang paa. Yun po. So makita mo yung tao, hindi na makatulog halos yan. Siguro dinadapuan ng langaw yan, makati. Ganun po si Job. Kaya matindi po, talagang napaka matuwid na tao ito. Pero kailangan mangyari yun dahil may plano ang Diyos na maganda pa rin sa kanya. It has been my prayer ever since. Po, nung ako'y nagiging seryoso sa Panginoon na, medyo lumalago na ang inyong kapatid, ang prayer ko po, very consistent. Intimacy with God. Lord, I want to know you more. I want to love you more. At nandun din yung prayer na, search my heart, Lord.
Kasi Diyos yung kausap mo eh. Wala kang pwedeng maitago sa kanya. Alam niya yung puso mo eh. Hindi mo siya pwedeng bulahin. So pag Diyos ang kaharap mo at kausap mo, eh seryosong usapan ito. Dahil nakikita niya yung talagang puso mo eh. So yun po yung naging prayer ko, Lord, I want to know you more. Gusto ko itang maranasan. At baguhin mo ako kasi gusto kong maging katulad mo. Lalo na yung magkaroon ng humility. It has been my prayer until now. At ang parang nagiging sagot ng Lord, totoo ba yung prayer mo? Totoo ba yan? At ang naging sagot niya ay, ito ang disyerto. Ito yung mga krisis. Kasi dyan mo makikilala kung totoo talaga yung sinasabi mo. Doon ko lalo nakilala yung sarili ko at hanggang ngayon po, sa pagdaan ko sa mga disyerto ng buhay, nakikita ko yung talagang pong. Yung pong na magaling magsalita, no? Yung pong na akala ko, ang taas na ng faith. Pero nung pinadaan sa disyerto, eto, nagngangangawa ka, no? Nagkukumahog ka, no? Nandun yung takot mo, no? Sa harap ng Diyos. Nandun yung talagang naiinip ka, no? Dahil doon sa sufferings na hindi mawala-wala. Minsan, nangangatwiran ka pa, naglilingkod ka naman, kung ano-ano. Pero ito yung answer niya. Kailangan makilala mo yung sarili mo. Kasi sa pamamagitan lamang nito, doon mo matututunan yung pagpapakumbaba. Kasi unless na makita mo, makilala mo talaga yung sarili mo, lalo na yung karanasan ni Paul sa Romans chapter 7, kalunos-lunos yung kalagayan ko, o wretched man that I am. Kasi nakita niya yung pagkamakasalanan pa rin niya, yung sinful tendency niya. Yung mabuting dapat gawin niya, hindi niya magawa. No? So nandun pa rin yung pagkilos, yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. So unless na makita natin ito, kapatid, yung ating wretchedness, yung ating spiritual bankruptcy, yung ating talagang helplessness, hopelessness in the Christian life, unless na makita natin ito sa ating sarili na totoo ito, ay hindi tayo lalapit sa Diyos na nagpapakumbaba, na nagdidepende sa Kanya lamang, lalong-lalo na sa Kanyang biyaya at kalakasan sa bawat araw ng ating buhay. Ito yung magiging resulta, no? Pag ito'y nakikita mo na sa sarili mo, kapatid. Praise the Lord. Pero ang maganda nito, habang ikaw ay nandun sa disyerto, ay hindi naman nawawala yung Diyos eh. Katunayan, di ba, nakita po natin dito na ang Lord ay patuloy na nag-provide ng pagkain sa kanila. No, yung kanilang garments nga raw, hindi nag-wear out, pati yung paa nila hindi namaga for 40 years. No? At nandun yung tubig na yung bato na pinagmumulan ng tubig na sabi sa Corinthians, yung bato daw na ito ay si Kristo. Ano po? Si Kristo. Sa 1 Corinthians, makita na sa chapter 10 na binabanggit doon yung bato na pinagmumulan ng tubig na kanilang iniinuman ay si Kristo. And then yung spiritual bread, yung mana, alam po natin. Diba? Sabi ng Lord, I am the living bread. So meaning to say, dun sa desert experiences nila, matinding suffering, kasama nila mismo ang Diyos. Kasama nila ang Diyos.
talaga nagsusustina ng kanilang pangangailangan every day. 2 million Israelites, pray mo, kailangan pakainin ng mana ng Lord. Tapos noon, hindi sila nakontento, kailangan nila yung karne daw, karne. Kinakain naman sa kanila yung mga quails, pugo. Ito'y ginawa ng Lord sa kabila ng kanilang kakulitan, katigasan ng ulo, pero ang Lord ay nananatiling tapat na nagpo-provide, nagsusustain upang sila nga ay ma-preserve hanggat maaari. Totoo ba ito sa buhay natin ngayon, mga kapatid? Sa disyertong buhay na nararanasan natin, nandun ba yung oasis? Nandun ba yung Panginoon, yung kamay ng Diyos na nakikita nyo? Nakasama pa rin? Wala yata. Baka mas matinding desert ang iparana sa inyo para makita nyo. Di po. Nandun po ang katapatan ng Panginoon. Sa panalangin kanina ni Ate Leonie, talagang ni Brother Anton, yung everyday, nandun yung pagkain mo, nandun yung lahat ng, minsan nga hindi ka na nga nananalangin, parang taken for granted, automatic, kailangan meron ka na. No, hindi na natin na-acknowledge, no, yung source. Pero everyday, nandun yung kamay ng Diyos eh, nagpo-provide. Kasi kahit na anong lakas mo, kahit na anong ganda ng trabaho mo, kung hindi ka babasbasan ng Panginoon, hindi mo makakamtan yan, kapatid. So every day, andyan yung daily provision niya. Kaya nga, nire-remind tayo sa panalangin, give us this day our daily bread. To remind us na siya yung source ng lahat ng ating pangailangan, spiritual, material, physical. So that kailangan po yung pananalangin, yung dependence every day. Dahil siya yung pinaka-source nito. Eh. At ang matindi nito, dahil alam naman natin, hindi tayo perpekto, nagkakamali tayo sa isang iglap, kung ano na yung laman ng isip natin. Nakikita ng Diyos yun, alam niya yun, alam niya pa yung magiging future mo, yung mga kasalanan po. Pero ito ang Diyos. Diba? Hindi siya nagbabago. Sabi nga nung kanta kanina, napakabuti ng ating Diyos. Totoo ba ito? Nararanasan nyo, kapatid? Kasi, lalo na yung mga elderly natin dito, isang patotoo yan eh. Ang tagal na nila sa Panginoon. At ngayon nga ay ang dami nang nararanasan. Ano po? Pero, bakit nakatayo pa rin dito si Ate Leonie? Sila Kuya Bok, sila Kuya Ben, lahat po, no? Sila Kuya Jethro, sila Ate Lorna. Ate Akit, ningning, ano po, nagniningning pa rin. Bakit? Katapatan po ng Diyos. Siya yung nagsusustoy na sa atin, siya yung nagpipreserve sa atin para tayo nananatili po, no? Na nakatayo, na talagang nagtitiwala sa Kanya. Siya yung nagbibigay sa atin ng strength to persevere. Kasi pag sinabing perseverance, magpapatuloy ka eh, in the midst of obstacles, sufferings. Hindi ka na nakatingin doon sa mga problema eh. Kay Kristo ko na nakatingin eh. Looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. You are setting aside all the heavy weights, mga pabigat sa buhay. Isinasa-isang tabi mo na lamang at pinipili mong tumingin kay Jesu Kristo na ating Panginoon. For we walk by faith and not by sight. Kaya sabi nga sa Psalms, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great is the mercy, is His mercy toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us.
As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. For he knows our frame and he remembers that we are dust. Ito po yung ama natin sa langit na puno ng kahabagan at kagandahan loob at katapatan sa atin kahit na tayo madalas nagkukulang. At totoo rin po, sa disyerto tayo'y chinachastise, hinakastigo ng Diyos. Tulad ng naranasan po nila no, sa verse 5. Lalahanin po natin hindi parusa yung ginagawa ng Diyos sa mga anak niya. Kasi minsan, andiyan yung kaaway kung hindi ka alisto. O yan, kasi dalas mo magkamali. Kaya pinaparusahan ka na ngayon. No? Puro ka malasan na yung dadanasin mo. Hindi po ganun ang Diyos. Kundi dinidisiplina niya tayo. Iba yung disiplina sa parusa. Kasi yung disiplina ay, ang objective nito ay para tayo ituwid sa ating mga maling gawi. No? Tulad ng inherent ito sa mga magulang, no? Nanay, tatay, na talagang didisiplinahin, they won't spare the rod para maturuan yung kanilang mga anak. Dahil anak nila yan, at mahal nila yan, at ayaw nilang mapabilang sa napapahamak yan. Ganun po yung ginagawa sa atin ng Diyos. Nakakaranas ba kayo ng disiplina ng Diyos? Masakit po yan, sabi na ng Bible. Napakasakit, ako nararanasan ko yan. Kasi there are times matigas ang ulo ni Pong, no? Talagang siya lagi yung akala niya yun. Pero nakakalimutan niya yung Proverbs 3, 5, and 6. No? Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So no, anong resulta ng pusong ibinababa ng Diyos? Ano yung result? Nung humbled heart. Kapag ikaw ay talagang binababala ng Panginoon, dun na maluluklok talaga. The result of a humbled heart is God's enthronement in the promised land, our promised land. Sabi sa verse 6, therefore you shall keep the commandments of the Lord your God to walk in His ways and to fear Him. For the Lord is your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills, a land of wheat and barley and of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron and out of whose hills you can dig copper. When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. Isang buhay na pinagpapala ng Diyos, masagana ito sa ilalim ng Kanyang pag-ahari. Ito po yung pinipicture dito kung enthroned, Christ enthroned life ito, dadaloy po yung masaganang pagpapala niya. Una-una sa spiritual, masaganang buhay ito, kapatid. At ang susi sa masaganang pamumuhay ay ang biyaya ng Diyos. The grace of God. Ito yung nag-ooperate, ito yung kumikilos sa puso ng isang taong mapagpakumbaba. Sabi ng Lord, He gives more grace. He gives grace to the humble. And God opposes the proud. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. No, yung grace, alam po natin yan, mula doon sa ating salvation ay amazing grace po ito. Ito yung talagang pinakakayamanan natin, pero mo meron kang eternal life. Eternal, hindi nawawala po yan po. Ito yung kayamanan mo na talagang walang makahihigit. Meron kang eternal life eh. At ito'y biyaya ng Diyos.
Hindi natapos doon. Ngayon, biyaya ng Diyos, binabanal ka niya, binabago ka niya. Inaayos ka niya dito sa loob. Nililinis ka niya unti-unti. Dahil nais ka niya maging kamukha niya. To be conformed to the image of His Son. Ay, ito'y biyaya ng Diyos. At biyaya rin ng Diyos. Yung mga biyayang natatanggap nating material, protection, bawat araw, biyaya ng Diyos ito. At ito ay nakalaan doon sa mga taong mapagpakumbaba. God gives grace to the humble. Ang unang-unang listahan sa Beatitude, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Sino yung paghaharian ng Diyos? Yung mga taong may mabababang kalooban. Sila po yung talagang paghaharian ng ating Panginoon. Kasi nakita nila yung aba nilang kalalagayan at wala silang ibang pwedeng mapuntahan. Ito yung conviction ni Peter. To whom shall we go, Lord? You have the words of eternal life. Meaning, outside of you is your death and destruction. At wala tayong pwedeng magawa para mapunta ron dun sa buhay na yon. Kung hindi ang Diyos, ang biyaya niya, ang kikilos sa atin. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Sila yung talaga makakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na kumikilos sa kanilang puso. Ini-empower sila, ini-enable sila to live out the Christian life, to persevere even in heavy, difficult trials of life. Ito yung may biyaya po. At hindi po lahat ay ganito. Kundi yung mga tao natututunan talaga yung nagpapakumbaba. Walang ibang didependihan kundi ang ating Panginoon. Sino ang talagang susunod sa Diyos? Sino yung talagang magpapasalamat sa Diyos? Sino yung talagang magpupuri, dadakila sa Diyos? Sino yung talagang maglilingkod sa Kanya? Sila yung mga taong nakaranas ng biyaya ng Diyos. Patuloy nakararanas ng biyaya ng Diyos. Unmerited favor that we are receiving from God. Hindi mo ito pinaghirapan, hindi ka karapat dapat tumanggap dito, pero ito binubuhos sa'yo ng Panginoon. Sa kabila ng pagkakamali, pagkakasala, iisip, salita, gawa, bawat araw, pero ito ang Diyos. Dahil ikaw ay nagpapakumbaba sa Kanya. Sila yung taong talagang magpupuri ng wagas. Kasi dakila ang Diyos . Sino ba ako para bigyan niya ng ganitong pagpapala? Di po ba, wala kang ibang gagawin kundi purihin ang Diyos. Sambahin ang Diyos, paglingkuran ang Diyos na walang kapaguran. Dahil ito, napakabuti niya . Sila yung magiging maalab. Dahil ang Diyos ang gumagabay, ang Diyos ang talagang nagbibigay sa kanila ng kakayahan para magpatuloy sa kanilang mapagpakumbabang paglilingkod sa pangalan niya. So dito makikita natin yung ibig sabihin ng Christ enthroned life. Sabi rito, therefore you shall keep the commandments of the Lord your God to walk in His ways and to fear Him. So keeping His commandments, walking in His ways, fearing God. Sa ating pong relasyon, in our relationship to God, who is our Lord, our Savior, our God, our King, our Shepherd, essential yung Word of God. Na-realize po ba natin ito? Essential po yung salita ng Diyos sa ating relasyon sa ating Diyos. Essential ito sa ating pakikinig. Essential ito sa ating pagsunod. Essential ito sa ating pagtitiwala
sa Kanya. Salita ng Diyos. Kasi dito siya nangungusap, dito siya nagpapakilala. Ito yung nagiging daan ng ating relasyon. Salita ng Diyos. Essential po ito eh. At ang maganda nito, habang tayo ay nananatili na nakikinig sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, kung ito'y nagpapatuloy sa iyo, kapatid, ano man yung kalagayan mo. Lalo mo siya makikilala, lalo mo siyang mararanasan sa buhay mo. He who has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me shall be loved by my Father. And I will love him and I will manifest myself to him. So ito po yon yung salita niya. Nagpapatuloy ka, nakikinig, sumusunod, titiwala. Ang gagawin ng Diyos, lalo siyang magpapakilala. No? Lalo siyang magpapakilala. If anyone loves me, he will keep my word and my Father will love him and we will come to him and make our home with him. Sabi ng Panginoon. The more na nagiging totoo ang Diyos. Kaya pala nagpipersevere. No, kahit sa tingin mo para bang walang-wala na to eh, hinang-hinanay, pero bakit ang lakas niya, nakakatayo pa rin yan? Andun pala yung Lord, no? Na nararanasan niya eh. Yung kalakasan ng Lord. Bumabalot sa Kanya. Kahit na ano yung kanyang circumstance. Paborito ko ito eh, yung Psalm 1. Lagi ko pong ginagamit ito. Dahil napipicture ko yung buhay Kristiyano, yung Christ enthroned life. At yung salita niya, yung very prominent dito po sa Psalm 1:1-3, blessed is the man who walks not after the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does, prospers. Ito po yung Christ enthroned life. Pangunahin yung salita ng Diyos na humuhubog, gumagabay sa Kanya. Nandun yung delight niya, yung desire, yung kagalakan niya sa pagbubulay sa araw at sa gabi sa salita ng Diyos. Nararanasan niya yung paghahari ng Diyos. At ang resulta nito, isang buhay, a life of vitality, a life of fruitfulness, a life of victory for the Christ enthroned Christian. Nakatingin na si Kai. Taposin ka na. Sabi po sa Corinthians 10, pertaining to the history of the Israelites, now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. Therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall. Ang point po ng Corinthians ay matuto tayo doon sa history nila. Ano po yung kasabihan na pag hindi tayo matututo sa history? He who refuses to learn from history is doomed to repeat it. So, advantage po ito na ito na, may nangyari na sa kanila eh. Ano yung example, ano yung mga dapat iwasan? Yun po yung lesson natin ngayon. At advantage po tayo, kumbaga pinapakita na sa atin para hindi na natin daanan yung kanilang dinaanan. Kumbaga, nasa sa atin yung choice, ano yung istorya na nais mong gawin ngayon? Para sa future generation na magiging maganda yung history mo naman na makikita nila. Yun po yung hamon sa atin ngayon. So, what lessons do we learn from their history?
At nakita natin yung naging problema po ng Israelites. They committed a serious sin of idolatry when they rejected God's rule over them by disobeying His commandments, by dethroning God in their hearts and enthroning the self. They chose to worship the golden calf and lusted after evil things. Idolatry po yung pinaka-major sin nila. Ang advantage natin nga sa kanila ay nasa promised land na tayo ngayon, mga kapatid. Nasa masaganang buhay na tayo ngayon kay Kristo. Ito po yung magandang ma-realize, ma-internalize natin, ma-actualize natin. We are in the promised land, masaganang buhay kay Kristo. Konektado ka, may relasyon ka kay Kristo. At dahil sa relasyon natin kay Kristo, hindi pa ganap ang kasaganaan natin, at mangyayari lamang ito pag siya'y bumalik na, dumating. Ito na yung perfect na buhay. Ito na yung ganap na paghahari niya, lubos, nakasaganaan, kapayapaan sa piling niya mismo. Ito po yung inaantay natin, pero sa ngayon ay andun pa rin po yung pag-work out natin. Ito po. At patuloy tayong inuhubog ngayon ng Panginoon, inuhulma, binabanal bilang paggagayak sa dakilang araw nga ng kanyang pagdating. Kung kaya nandun pa rin yung mga desert experiences natin, mga mahihigpit na pagsubok kung saan tayo ay pinagpapakumbaba ng ating Diyos sa tunay na pagkakilala sa ating sarili at tunay na pagkilala sa Diyos na ating Panginoon at pagsunod sa kanyang banal na salita. At sa napakahirap na prosesong ito ay nandun lagi ang presensya ng ating Diyos, matapat na nagsustina, nagpo-provide pa rin ang ating pangangailangan upang makatiyak ang ating pananagumpay. Ang kalooban ng Diyos, makikita na natin isang masaganang buhay talaga na kanyang pinaghaharian. Mga pusong laging puspos ng banal na Espiritu, puno ng pasasalamat. Ito po yung nais ng Lord eh. Puno ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba kay Jesus na Panginoon, maalab sa paglilingkod at paghahayo at pinagyayaman ng banal na salita ni Kristo ang Panginoon. Ang babala lang sa atin ngayon ay huwag kang makalimot. Huwag kang makalimot sa ating Panginoon at maituon sa iba ang ating puso at isipan. Makalimutan yung kanyang mga aral, yung mga katuruan sa kanyang salita. Yun po yung paalala sa atin, do not forget the assembling of yourselves together. Huwag po natin kalilimutan dahil ito yung isang paraan para hindi tayo makalimot yung ating pong participation, involvement sa church. Napakahalagang paalala po nito dahil sa ganitong paraan ay ma-prevent yung ating pagiging pagkakaroon ng amnesia, makakalimutin po. Maging involved po tayo sa mga gawain ng ating church dahil ito'y gawain ng Panginoon at dito'y mararanasan natin yung patunay na paglago at maging sa ating pribadong buhay, yung ating pananalangin, napakahalaga po yan, yung ating pagbubulay ng salita, ito'y magandang paalala upang tayo ay hindi makalimot dahil tayo ay napakadaling makalimot. No, hindi, yun po yung totoo, mga kapatid. So, ayaw niya po na talagang hanggat maaari ay maranasan natin yung pagdidisiplina, pero nasa sa atin pa rin yung pagdidesisyon kung ano yung mas gusto natin, yung mas madali o yung mas mahirap na kaparaanan para tayo matuto. Nasa atin po yung choice, mga kapatid. Do you prefer the easy or the hard or complicated way? Let us learn from their story. For he who refuses to learn from history is doomed to repeat it. Tayo po yung manalangin, kapatid. Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Nawa po ay tumimo sa aming mga puso at isipan na yung mga salita upang hindi ka namin makalimutan na ikaw ang laging nakaluklok sa trono ng aming buhay. Aming Panginoon na pinagsisilbihan, pinaglilingkuran,
at pinoproklama sa mundong ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Sorry po, medyo lumagpas.